I will direct my questions to Mr. Michael Yang. When, how, and why did you become involved with Parmalee? Mr. Yang said that he doesn't know and he has no relation to Parmalee. I would like to remind Mr. Yang that he is under oath. Yes, Mr. Chairman, Mr. Yang is aware that he is under oath. Mr. Michael Yang was the one who acted as a go-between or middleman between Lincoln Ong or Parmalee Pharmaceuticals and the suppliers from China. Is that correct? Mr. Yang only introduced and then they negotiated on their own. That's it. That's his participation. Introduced and then left them alone. Yes, Mr. Chairman. Narinig ko lahat yung sinabi ni Mr. Yang. Yes, maliwanag. Yes, ang tinatanong ko, wala na ba siyang kinalaman? Umalis na siya, kayo na lang ang nagtuloy-tuloy ng usap at hindi na nakialam si Mr. Yang. Di ko. Well, paano to? Yung diretsong sagot lang, Mr. Lincoln. Sige po, Mr. Chairman. Ano po ulit yung tanong niyo para may maintindihan ko na maayos? Paano mo binabayaran yung mga Chinese suppliers? LC, money transfer, or cash? Paano mo binayaran sila? Kasi malaking halaga ito eh. May mga ibang supplier na hindi namin kayang bayaran. Humingi na po kami ng tulong kay Mr. Michael Yang, which he guaranteed with the supplier na pag nakatanggap po kami ng bayad from the government, and then that's the time we pay na lang. Medyo laway ang puhunan. Hintay muna kayo makasingil sa gobyerno at hindi naman kayo makakasingil sa gobyerno kung hindi kayo nakapag-supply. So utang, garantya ni Mr. Yang, kaya kayo pinayagan ng suppliers na tuloy-tuloy ang pag-supply sa inyo sa pamamagitan ng garantya ni Mr. Yang doon sa mga Chinese suppliers. Parang tama po kayo. So, ganito po yung logic. Parang tama. Mr. Chairman, hindi po talaga madali nung mga nangyari nung panahon na yon. Hindi talaga madali. Kaya, alam mo, Lincoln, hindi nga ka panipiniwala. Ganun kadali ang transaksyon involving billions of pesos. Yun ang sinasabi ko. Nagarantya lang ni Mr. Yang, darating yung supply ninyo at sigurado rin kayo makakasingil. Ngayon, paano magagarantya ni Mr. Yang na makakasingil kayo kaagad para mabayaran yung mga sinusupply ng mga Chinese firms, yung apat na Chinese firms? Mr. Chair, I cannot answer for Mr. Michael Yang. Ayun nga, nagtuturoan na kayong dalawa ngayon. Sabi ni Mr. Yang, ikaw ang diretsong nakipag-transaksyon doon sa mga Chinese firms at siya lang ang nagpakilala. Ang sabi ni Mr. Yang, hindi niya na alam kung paano kayo nag-usap ng suppliers. Ang sinasabi mo ngayon, hindi mo na alam kung paano nakipag-usap si Mr. Yang sa mga suppliers. Ang tanong ko, alin ang totoo sa dalawa? Now, which is the truth? Mr. Chairman, what is the status of the warrants of arrest issued against these people? They still stand. Am I correct, Mr. Chairman? The chair will entertain an motion to cite this gentleman in contempt for lying or evasiveness. Issue the motion, Mr. Chairman. It's not only Mr. Ong that's being evasive. I think Mr. Yang, likewise, is being evasive because we cannot get a clear answer. They're questioning each other, and clearly, they're being evasive. I really would move either not to lift the warrant of arrest previously issued by the Senate President or issue a subsequent warrant of arrest for being evasive.